Hi everyone, good morning. So this is Marian from Collector's Hive team, and today we're gonna interview Mr. Jerry Santos. So siya yung owner ng Jerry's Life Size Toys and Collectibles. So hi Jerry. Hi. Good morning. Good morning. So bilang avid fan ni Voltes 5, at alam naman natin, ito hawak ko na nga. Alam naman natin na isa ka sa mga pinakamahusay na gumawa ng ano, Voltes 5 fighting life size, pwedeng ito maliit, cute to. So, paano ka nagsimula? Pwede mo bang i-share sa amin kahit na konti? Okay, nagsimula ako syempre nung bata pa ako, 4 years old, as a fan. Yan yung unang cartoons na kinagisnan ko, itong Voltes 5. So, nadala ko na to hanggang sa pagtanda eh. Kasi nung dati, yung unang merchandise nito, which is yung Voltes 5 robot, hindi ako nagkaroon ng bata ako. So, syempre, dinala ko yon hanggang sa pagtanda. Yun yung frustration mo, hindi ka nagkaroon. Kaya, yun, I decided to make my own toys na Voltes 5. Tinatawag nilang battle damage na Voltes 5. Gawa to sa vinyl. Originally, nung ako nagko-customize nito, gawa to sa fiberglass. Pero nung minas-reduce na, nung pinalicense na nila to, naging vinyl na siya. Siguro for easy production, vinyl na siya. So, ito, parang Toy-Con exclusive siya nung 2016. Ito yung battle damage. This was reportedly sold out nung second day na ng Toy-Con. So, wala ka nang mabibili nito. Even ngayon, siguro sa eBay na lang or black market, which is the price is talagang medyo tumaas na. From 8,000 sa ngayon, nasa 12,000 na yata siya. Right after this, yung next Toy-Con, itong latest, 2017, ito naman yung Daimos. Ito yung tinatawag nilang metallic version. Marami kasing version, may regular version, metallic, mayroong battle damage. So this one, ito yung tinatawag nilang metallic version. Pwede nyo siyang i-search para makakita pa kayo ng mas maliwanag na picture. Ayan. So ito yung mga gawa ko na na-license ng Japan and Philippines. So yun, and until now, from time to time, gumagawa pa rin ako ng mga maliliit na mga Voltes 5 and Voltes 5 related products. Meron akong ginawang, which I will show you later, meron akong ginawang Camp Big Falcon, yun yung base ng Voltes 5. Wow. Meron ako ng malaki, meron din akong maliit. So yung, meron din tinatawag na Skyrock, yung, hindi mo yata alam yun, ano? Skyrock. Dito sa Bosanian Skull Ship, yun yung sasakyan ng kalaban nila. Hindi mo na kasi inabutan yun eh. Ano yun, sasakyan ng kalaban nila, si tawag doon is Skyrock. Hanggang nakikita yun ng mga bata ng 70s and 80s, kinakabahan na kami. Kasi yun na yung kalaban ni Voltes 5 kaparating. So, ano pa ba? Ito. Various sizes ng... Cute eh. Oh. Kanina ko pati nititigan eh. Marami tayong ginawang mga various sizes ng Voltes 5. Isa na siya doon. Gawa ito saan? Fiberglass. Fiberglass. So, yan. Maraming klase ng ganyan from maliit. Maraming maliit. And meron din ako mga malalaki, which I will also show you later. Meron akong 6 inches. Meron pa yata akong 4. And 4 feet. 6 feet. And almost 8 feet tall. So, right five. Now, anong pinakamalaking size na yung ito? Pinakamalaki yung almost 8 feet. And yun, nagawa natin na ipa-bolt out yung ulo nun. Yung ulo nun nagiging Cruiser 1. Wow, galing. So, yung pinakamaliit naman? Maliit, sa pagkakaalam ko, meron pa mas liit dyan na around 4 inches. So, ito yung helmet na sinasabi ko nagawa rin. Medyo maalikabok lang kasi pinakuha ko pa doon sa display sa baba. So, ayan. Ito, ang kaibahan nito sa iba, una may perma siya ni Mitsuko Hori. Siya yung kumanta ng opening team ng Voltes 5. Ayan. Kaya medyo nakatabi lang to. Ganda. Nasusukat ba? Balita ako. Gusto mo raw itong isuot eh. Oo, gusto ko. Pwede ba? Tingnan natin kung babagay sa'yo. Yun o, Jamie na o. Ayos o. Galing, galing. Ayos na ayos.
So, sir, ano kaya yung mga upcoming events ninyo na I'm pretty sure maraming mga fans tsaka mga audience na gusto makita pa nung gawa nyo or kayo mismo? Okay, unang event, makikita nyo kami sa World Test 5 Run sa McKinley West, February 10. Ang next event is Comic-Con Asia, SMX, March 24 and 25. Then, Tagcom, April 21-22. And merong isang bagong event dito sa Pilipinas, ang tawag Furry Pinas. Pwede nyo i-check yan sa Facebook, Furry Pinas. May 19 and 20, Furry Pinas, SMX. So, doon kami makikita. Yes, so sigurado na doon. Thank you for showing us your collection. By the way, ano pa ba bang mga iba niyo pinagkakaabalahan today or in the future? Okay, ang pinagkakaabalahan ko ngayon, kasi alam mo naman, passion natin yung mga robots. Meron din akong kasi mga super iba pang mga superhero collections. Ito pa lang sa ngayon ang papakita natin. Pero ang pinaka-main na pinag-aakabalahan ko ngayon and yung pinaka-muubos ng oras ko is yung pag-customize ng mga life-size statues. Yan ang mga pinagagawa ko ngayon. Wow, interesting. Maraming klase katulad nito, itong mga robots na to. Ito yung ilan sa mga kaya nating gawin. No? Ito si Grandizer, Mazinger Z, and the Great Mazinger. Meron pa yan, meron pa tayong Daimos, Voltes 5, Gundam, etc. etc. Marami tayong klaseng robots. And marami rin tayong klaseng superheroes. Meron tayong Justice League, meron tayong Avengers, meron tayong Star Wars. So, pag meron tayong mga collectors, resorts, bars na kailangan na pan-display, eto mga ino-offer natin. Pwede rin yan for birthdays, or mga team parties, company events, yan ang ito ang ating racket as of now. So gawa po ito saan, sir? Okay, gawa to sa fiberglass, pero pag inuukit sila, iba-iba yung medium ng sculpture, eh. Minsan clay, sintraborn, kahoy, pero ang finished product natin parate is fiberglass, kaya matibay siya. So sir, paano kung mayroong mga gustong kumontak sa inyo, mayroong mga gustong kumausap sa inyo? Saan po kayo na namin pwedeng i-reach? Pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page, www.facebook.com/lifesizetoys. Meron din akong Instagram, @jerrystatues. So pwede nyo rin ako search sa Facebook, jsantos90@yahoo.com. Makikita nyo yung mga gawa ko doon. Pwede nyo rin ako message. So sir, thank you so much for having your time with us, collector side, and see you soon again. Kita-kits ulit.